The Unexpected Wife of a Millionaire, Part 2. Naayos na at nalinis na ng attending nurse si Maria nang dumating si David para dalawin siya. Maraming dalang mga prutas ang alkalde. "Hi, Maria," he greeted her as he stood by her bedside. Napakagwapo nito at matikas ang tindig. She smiled warmly at him. "Kumusta na pakiramdam mo?" tanong ni David. "Katulad pa rin ng dati, hirap na hirap sa mga sakit na nadarama." "Kaya mo yan, Maria. Lakasan mo ang loob mo. Alang-alang sa baby na nasa sinapupunan mo." Maang na napatingin sa kausap ang dalaga. Kumibot ang mga labi niya at namasasaluha ang mga mata. "Alam mo ang tungkol sa baby?" tanong niya. "Paano?" "Nabanggit to sa akin ni Joseph mga ilang araw bago nangyari ang sakuna, Maria. Huwag kang mabahala. Kami ni Joseph ay open sa isa't isa. We hold no secrets from each other." Namula ang pisngi ni Maria sa narinig. She felt his hand closing over hers. "Ano ang plano mo tungkol sa baby mo, Maria?" Huminga ng malalim ang dalaga. "Ewan ko, David. Pero definitely isisilang ko to. Aarugain at mamahalin." "Alam ko yan. You will be a single parent at napakahirap nito, hindi ba?" Tumango ang dalaga. "Maria, kaya ako naririto ngayon dahil gusto kong bigyan ng pangalan ang iyong anak. Kung papayag ka, aakuin ko ito bilang isang tunay na anak at family name ko ang dadalhin ng anak mo." Seryoso na wika ni David. Tumingin si Maria sa mga mata ng kaharap at maraming itinanong ang mga ito. "Hindi kita maunawaan, David. Just what exactly do you mean?" "Nakaanda akong pakasalan ka, Maria. Walang nakakaalam sa kalagayan mo ngayon, hindi ba? Palalabasin nating anak ko ang baby mo at matagal na tayong may relasyon." Napalunok muli si Maria. "Pero imposible ang sinasabi mo. Alam ng mga kakilala ko na sa kami ni Joseph ang magkasintahan. Paano?" "Ang kaibigan mo dito sa Maynila, pero walang nakakaalam ng katotohanan sa amin sa San Juan. Hindi nila kilala si Joseph as my best friend. Hindi pa ito nagagawi dun." "Pero..." "Makinig ka muna sa sasabihin ko, Maria. Magiging mahirap para sa iyo ang pagiging single parent. Isa kang government employee dahil nasa social welfare ka. Tsak na matatanggal ka sa trabaho kapag nalantad ang pagiging dalagang ina mo. Immoral ito sa code of ethics ng gobyerno, hindi ba?" Napayuko si Maria at obvious na nahihiya ito sa kausap. "I'm so sorry that I have to be frank, Maria, pero ito ang katotohanan at kailangan mong harapin to." "Nauunawaan ko, David." "Kaya nga naririto ako, nag-aalok ng solusyon sa iyong problema. Pakasal ka sa akin. I will take care of you and your baby. Magiging baby natin ang dinadala mo." "Pero bakit mo gagawin ang mga ito para sa akin, David? Huwag mong sabihing umiibig ka sa akin dahil hindi ka panipaniwala. Kahit kailan hindi tayo naging close." "Tama ka, hindi ako umiibig sa iyo and we were never close, Maria." "There must be an ulterior motive on your part. Hindi maaaring wala." "Tama ka uli. Pero ito ay isang lihim at pwede ko lamang sabihin sa iyo kung papayag ka ng pakasal sa akin. Hindi ko maaaring basta ipagkatiwala ang lihim na to." Tumingin si Maria ng diretso sa mga mata ng binata. "Kung kinakailangan magpakasal ako sa iyo, ngayon pa man ay kailangan wala tayong dapat ipaglihim sa isa't isa, David." Tumayo ang lalaki at nagpalakad-lakad na tila nag-iisip. "Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Pero mga ako kang walang makakaalam nito, Maria." "You have my word. Marunong akong mag-ingat ng lihim." "Wala akong kakayahan na magkaanak, Maria. Kaya hanggang ngayon ay hindi ako nag-aasawa dahil ayaw kong malaman ng lahat ang lihim kong ito." "Are you sure about this?" "I had a thorough checkup sa States by an American doctor." "I'm sorry." "Gusto kong magkaroon ng isang buong pamilya, ng isang asawa at anak. And tailor-made for you ang role na to, Maria. Kailangan kita." "Nahilig ka pala sa bata." "Oo, ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal ko sa baby ninyo ni Joseph at isang matatag na kinabukasan." "Nakahanda ka bang pakasal sa akin? Kahit walang pag-ibig na involved?" "Nadedevelop ang pag-ibig, Maria. Perhaps love can come between us later on. Pero ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan ng iyong anak." "Magtapatan tayo, David. Pinalalabas mong one-sided ang pakinabang dito at tila ako lamang at ang baby ang ginagawan mo ng pabor, which makes me feel guilty. Alam kong ginagawa mo din ito for your own personal benefit at ito ang gusto kong malaman. I think may karapatan akong malaman ito if I'm going to become your wife."
Seryoso na wika ni Maria. Sa palagay ko, tama ka. Bueno, I need you for political reasons. Kakandidato akong congressman sa aking district at tila gusto ng mga voters doon na isang padre de pamilya ang magiging kinatawa nila. They feel more comfortable with a happily married man than with a roving bachelor. Napangiti si Maria. So there is an ulterior motive after all. Sinasabi ko na nga ba eh. It will be mutually beneficial for both of us and the baby. May kasabihang kamutin mo ang likod ko at kakamutin ko din ang sayo. Gustong matawan ni Maria, kaya lamang may tube sa ilong siya at alam niyang masasaktan siya. So, what about it, Maria? Anong desisyon mo? Pag-iisipan ko ang proposition mo, David. No, I need to have your answer right now. I trusted you with my secret at ngayon isasabihin mo pag-iisipan mo pa to. Halatang natensyon si David at dumilim ang anyo ng mukha nito. Pero buhay namin ang anak ko nakataya dito. Hindi madaling desisyonan to. At ano po ba ang ibang alternative mo, Maria? Either pakakasal ka sa akin o magsisilang ka ng isang bastardo. Hindi ka ba naaawa sa bata? At ako ay hindi naman basta tao lamang. Isa akong mayor and a future congressman. God willing, mula naman ako sa maayos na pamilya and I'm financially stable. Ano pa ba ang hahanapin mo? Mamahalin ko ang iyong anak as if he were my own. Paano kung hindi magkaroon ng puwang ang pag-ibig between us at pagkatapos ihihiwalayan mo din ako? That will be more disgraceful. Wala sa vocabulary ng Alcacid family ang paghihiwalay. Magsasama tayo habang buhay. Pero, alam na ng lahat dito na kasintahan kita. Alam na rin sa bahay na iuwi ko ang babaeng pakakasalan ko. Alam nila na ikaw yung bayaning nalathala sa pahayagan. At may ilang reporters na rin ang nakakaalam sa pagpunta-punta ko dito at tila nagtanong na ang mga ito sa mga nurses dito. Napasinghap si Maria. At ano ang sinagot ng mga ito sa mga reporters? Na dinadalaw ko ang nobya ko dito. Ikaw yun, Maria. My God, this is emotional blackmail. Kailangang sumama ka sa akin sa San Juan paglabas mo dito. Ito ang alam ng parents ko. At sana hindi mo kumapahiya sa kanila, Maria. Pakiusap na wika ng binata. There was a cold threat in his voice. Parang nanlamig ang buong katawan ni Maria. David Alcacid was taking over her life, organizing and manipulating her to his best interest. Gusto niyang magalit at magwala. Pero aware din siya na maganda ang kinabukasan ng baby niya sa proposal ni David Alcacid. What do you say, Maria? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang dalaga. Wala naman akong choice, hindi ba, David? Alright then, sasama ko sa'yo sa San Juan. His eyes glowed with obvious gladness. Hindi mo pagsisisihan ang pasya mo, Maria. Pinapangako ko to. Sana nga, David. Sana nga. Nang magising si Maria kinabukasan, mataas na ang sikat ng araw at nakabukas ang bintana ng air-conditioned room niya. Tuwing umaga, binubuksan ito ng nurse para pumasok ang sikat ng araw at sumingaw ang amoy ng silid na disinfectants. Pinapatay nito sandali ang air conditioning. Tumingin siya sa silyang naroon at may hinahanap ang kanyang mga mata. Kung hinahanap ninyo ang inyong nobyo, kaaalis lamang nito. Anang may edad ng nurse. Kailangan lamang daw siya sa isang meeting. Kaalis lang lamang ni David? Magdamag ba siya dito? Oo, binantayan ka. Doon ito natulog sa extra na kamang ngayon sa tabi ng bintana. Itinuro ng nurse ang extra bed across hers. Ang swerte mo, iha! Mahal na mahal ka ng iyong kasintahan. Napaka-sweet nito. Ang daming iniwang prutas at pati kami dinalhan ng mga pagkain. Bukod sa napakabait ni Mr. Alcacid, gwapo pa at napakayaman. Inulan ka ng biyaya ng langit, iha. Nagpapasalamat nga po ako sa Diyos. Nasabi na lamang ni Maria. At ng mga sandaling yun, she meant what she said. Kung tutuusin, tama ang sinabi ng nurse. Inulan nga siya ng biyaya ng langit. Medyo maayos na ang pakiramdam ng dalaga. Mabilis ang paghilom ng mga paso niya dahil may dalawang doktor mula sa Japan na tumingin sa kanya. She had been given the best medical care possible para sa isang napaso. Isa pa, mababaw lang naman ang paso niya sa batok. Ang iba ay mga pasa at sugat dahil sa pagkakalugmok niya. Gano'n na po ako katagal dito? Tanong niya. Magdadalawang linggo na, iha. Most of the time ay tulog ka kaya hindi mo namamalayan ng mga araw. Sa loob ng isang linggo, palagi naririto si David? Madalas. Madalang lamang ang araw na wala ito dito ang nobyo mo. Kaya lamang nagkakataong tulog ka kapag naririto siya.
Kailangan kasi niyang malaman kung hindi panaginip lamang ang lahat. Hindi malaman ni Maria kung natutuwa siya o hindi sa pagbabalik niya sa world of reality. Higit na comfortable and peaceful ang manatili sa karimlan, sa kawalang malay. Ang ganda ng mga orchids na yun sa vase, kanina po galing ang mga ito? Mula sa ina ng mga batang nailigtas mo. Nakangiti na wika ng nurse, labis-labis ang pasasalamat nila. Nag-iwan nga ng kaunting halaga dito at ipinabibigay sa iyo. Dagdag daw sa pambayad mo ng gamot. Nako, nag-abala pa po sila. Soli po ninyo ito. Ano ka, mayaman? Sabi ng nurse. Tanggapin mo dahil kung wala ka, wala na ang dalawang anak ni Mrs. Silva. Sa hirap ng buhay ngayon, huwag kang nang mag-aksaya ng grasya. Hindi mo naman hiningi iyan. Kusang loob na ibinigay sa'yo. Baka mainsulto pa ang nagbigay kapag isinauli mo. Iisipin nitong minata mo ang halagang iyan. 5,000 piso ang binigay ng ina ng mga batang iniligtas ni Maria. Eto, ilalagay ko na ang sobre dito sa loob ng bag mo sa may cabinet. Hindi na siya nakipagtalo pa. Lilinisin natin ang sugat mo at pagkatapos ay maliligo ka, iha. Pagagandahin kita para sa mga reporters na darating para kunan ka ng larawan. Kayo ni Mayor Alcacid. Namangha si Maria. Reporters? Kukunan kami ng larawan? Naku, please naman, ayoko po. Huwag ninyong papasukin ito dito sa aking kwarto, please. Sorry, iha, pero gumawa na ng appointment si Mayor. At mapapahiya naman ito kapag hindi natuloy. Alam mo naman na nasa politics ang nobyo mo, hindi ba? Opo. Ayaw isuot ni Maria ang nightie na binili ni David, kaya isang bagong hospital gown na lamang ang isinuot sa kanya ng nurse. Ngunit inayusan nito ang pasyente. Inayos ang buhok at nilagyan ng bahagyang pulbos, blush on at lip gloss. Tumingkad ang likas na ganda ng dalaga. Hindi nagkamali ng pagpili sa iyo si Mayor Alcacid. Wika ng nurse, napakaganda mo, iha. Naging sunod-sunuran na lamang si Maria. Wala naman talaga siyang magagawa. Nakabenda ang mga kamay niya at ang isang bahagi ng balikat niya. She was hopelessly helpless at the moment na gumawa ng anuman. She was completely at the mercy of the nurse and doctors and David Alcacid. Kung kumilos ang lalaki, para talagang asawa na nito si Maria. Nagdedesisyon na ito na hindi man lang siya kinukonsulta. Napaluha si Maria at itataas na sana ang nakabendang kamay para punasan ng luha. Pero maagap ang nurse. Napunasan agad nito ng bimpo ang magkabilang pisngi niya. Huwag kang mag-alala, iha. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Sabi ng nurse, ang pangalan ko ay Ethel Ramos. Inaasahan kong magkakasundo naman tayo dahil mapagpasensya naman ako at mabait. Sabay ngiti nito sa dalaga. Isa kang private nurse? Hindi kita kayang bayaran, Ethel. Alam kong mataas ang bayad sa mga private nurses. Bakit ka magbabayad? Pinaunahan na ako ni Mayor Alcacid ng 2 buwang sweldo para alagaan ka. Sasama ka sa San Juan? Oo, makakasama ninyo ako. Napangiti si Maria. Salamat sa Diyos. Anya, at least meron akong isang maituturing na kaibigan at kasangga sa isang malayong lugar. Kung magsalita ka, parang ngayon mo lamang nakilala ang boyfriend mo. Ibang-iba kayong magkatinginan eh. Parang ngayon lamang kayo nagkita. How true, naisip ni Maria. Kung nalalaman lamang ng nurse na tama ang mga sinasabi nito tungkol sa mga nangyayari. Huwag mo ko masyadong babyhin, Ethel. Anya sa babae, baka hanap-hanapin ko ang mga pag-istima mo. Pagkatapos siyang paliguan, pinakain na siya ni Ethel. Halos mga prutas lamang ang gustong kainin ni Maria. Yung mga dinadala ni David para sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, dumating sa kwarto niya si David. At may kasama itong 4 reporters mula sa iba-ibang malalaking pahayagan. By this time, nakapagbihis na siya. Naupo sa hospital bed si Davis na katabi ng dalaga na nakaupo na rin. Isinandal siya ng binata sa dibdib nito para makunan sila ng mga larawan sa iba-ibang malalambing nakuha. And then, nagsimula na ang interview na halos ay si David ang sumasagot at sang-ayon na lamang ng sang-ayon si Maria. She did not dare to contradict or disagree at baka masira ang diskarte ng alkalde. Nang tanungin ng mga reporters kung kailan ang kasal, sumagot si David na idaraos na ito as soon as possible kapag magaling na siya. And then he kissed her on the lips while cameras started clicking. Mula sa mga sandaling yun, alam ni Maria na kahit kailan ay hindi na siya makakabalik sa pinapasukan
at humarap sa dating mga kakilala. Kailangan na niyang sumama kay David sa bayan ng lalaki kung saan walang nakakakilala sa kanya at kay Joseph. Napasubo na siya sa lalaking ito na naging napakabilis ang ginawang pagkilos para makatsak na hindi siya makakawala pa dito. Huminga ng malalim si Maria. Pagod na pagod siya para mag-isip pa. Hindi niya magawang sitahin o tanungin si David sa mga ginawa nito without even the courtesy of consulting her. Sinikap na lamang ng dalaga na kalmahin ang sarili. Hindi siya dapat mag-isip dahil wala naman siyang magagawa sa ngayon. Ang mahalaga ay ligtas siya at ang kanyang anak. Kaawa-awang anak ko, naisip niya. Hindi ito nabanggit sa mga pahayagan. Walang nakakaalam na buntis siya maliban sa kanya at kay David. Mula nang malathala sa mga pahayagan ang larawan nila ni David Alcacid ay hindi na nawalan ng bisita si Maria. Maraming mga bulaklak at mga cards of congratulations na bumabati sa kanyang kabayanihang nagawa. Dinalaw siya ng kanyang boss sa social welfare at sinabi nito na mananatiling kanya ang trabahong naiwan dahil ikinararangal siya ng opisina. Nagdaan pa ang mga araw hanggang dumating ang araw na na-discharge na siya sa ospital. Maagang dumating sa kwarto niya si David. Uwi na tayo ngayon sa San Juan. Wika ng binata. Naririto ako para makatsyak na tama ang isusuot mo sa okasyon ng iyong pag-alis dito sa ospital. Anito. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng bestida na very feminine ang yari. Mula sa kwarto ng ospital na kinalalagyan niya hanggang sa Mercedes ni David na nakaparada, nakasunod sa kanila ang mga reporters. Taas noong naglakad ang dalaga. Sinasagot ang mga katanungan ng mga ito to the best of her knowledge hanggang sa nasa loob na sila ng kotse. Sa passenger seat sa likuran sila magkatabi at ang nurse na si Ethel ay sa tabi ng driver's seat umupo. Idinantay ni David ang kamay niya sa hita ni Maria, sending volts of electricity racing through her veins. Bakit kailangan mag-react siya ng ganito sa best friend ng nasawing kasintahan? Nagkibit-balikat na lamang si Maria. Hindi na niya kailangang kumontra sa ganitong stage na palabas na to. Nagsimula na ang laro, ang pagpapanggap, kaya kailangan pangatawanan niya ito. Ano ang mangyayari sa pagpayag ng dalaga na magpakasal kay David? At dito na po nagtatapos.